Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, June 16, 2023. So nilaro yung index natin kanina. So nagkaroon tayo ng malakas na magic closing. So nag-close tayo ng 0.73%. So kahit papano, medyo good vibes yung weekends natin kasi pinilit na magberde yung ating market. Pero malakas din yung ano eh, yung transaction po ng foreigners. So merong 6 billion yata yung nakita ko sa kanya. So grabe naman sa laki. Meron siguro mga block sale na ginawa for today. So mga rebalancing yata to. Meron na naman tayong rebalancing na nangyari sa market. So nag-up na tayo ng berde ngayon and then balik tayo dito sa 6,508.34 na level naman eh. So nagkaroon tayo ng double confirmation malapit sa 6,400. So very good, nag-bounce yung market natin. Hopefully, yan na yung bottom natin for next week na trading natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. So green. So finally, nagkaroon na rin siya ng breakout kanina. So natuloy na rin yung madami siyang ano eh, malakas yung volume niya talaga. Tapos pinuputan maraming traders. Tapos yun nga, nag-spike siya ng bago tayo mag-close. So nag-up siya ng 6.98%. So congrats dun sa mga sumalupo sa kanya. Tapos si ASEAN natin, so hindi pa rin tapos yung correction. Nag-oversold na siguro to. Negative 3.28%. So ayaw talaga nila yung siguro yung ginawa niyang yung unissued shares, diba? Yung nilabas niya and then kinonvert niya into preferred shares para magkaroon siya ng additional na capital kasi may mga binibili na naman siya ng mga solar power companies. Okay? Tapos si Alter natin, so ba natuloy ulit yung galaw. So nag-up siya ng 3%. So mukha nandun na siya doon sa resistance na drawing natin from the last na galawan natin. Itong si Green, meron tayo nakita na 16 million net foreign sale tapos si ASEAN, kaya pala siya nag-drop na malakas, more than 105 million yung kanyang pinaka-net foreign sale naman. Okay? Tapos si Ion natin, so pumitik ulit. So nag-up ulit siya ng 6.61%. So very volatile talaga siya. So anyway, very good news para sa mga holders natin sa kanya. Nandun siya ulit sa kanyang pinaka-resistance. Hindi ko nakita kung nag-breakout siya. Tapos si MRC natin, parang dinidikit siya doon sa mga ano satellite na naman natin. So nag-up siya ng 0.88%. Tapos si Megawide, hindi ko alam bakit siya nag-trending. Siguro pumitik to kanina. Nag-drop siya ng negative 0.31%. Okay? So laglagan kasi doon sa bandang US market kagabi. So siguro nagkakaroon na ng spillover. Lumalabas na sila doon and then pumunta dito. Yun nga lang, hindi natin makita yung talagang net buying na market natin ngayong Friday kasi nga medyo meron siyang ano, may mga nakatabon na block sale dito sa market natin. Okay? So sa Monday na siguro natin makikita yung tamang galaw ng ating net foreign buying naman. Okay? So guys, yung ating disclaimer, as usual, yung ating review, for education purposes lang po to, so kung magagamitin as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold my stocks kasi meron nga pong risk na involved dito sa ating market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. At then follow mo ako lagi dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa trending stocks review. Join ka sa trading committee kung gusto mo na guide sa Philippine market trading natin. And then kung nakasubscribe ka, salamat po. And then check mo na lang yung ating daily uploaded videos na trending stocks, yung ating company reviews, yung ating mga sample trades, yung ating mga basic indicators. Tapos yung ating mga risk management dito sa mga stocks natin. And then, yung mga basic na review natin sa mga galawan ng ating market. Kaya lang ngayon, talagang mahina po yung ating mga hawak na stocks naman. Okay? So, follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto channel kung saan nagre-review naman tayo ng ating mga playterm games. So, wala, halos isang buwan na tayong walang ano, upload dito sa channel natin kasi nga yung ating cryptos, hindi pa rin maganda yung kanilang galaw naman. Hindi ko na buksan pala yung ano, cryptos natin sa mamaya. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Hopefully may masagap tayo na good news. Ipo-post natin kaagad dyan. Ganun din dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. Sa mga news natin, articles dito sa Bodega Peak, sa local market, dito sa US market, at saka dito sa ating cryptos. So double check na lang. Money earners, yung mga side hustles na ginagawa natin. So double check mo na lang yung mga old articles natin dyan. So siguro lagay tayo over the weekends. Tapos tingnan natin yung ating mga na-retweet na news for today. So meron palang gumagaya ng ano, ng yung ating account. So yung L niya dito ay letter I
PEI yung ginawa niya. So parang palaboy siya. So ingat na lang kayo doon kasi baka may mga ano yun, may mga scam na gagawin naman. So 6,993 yung followers natin at saka at Palaboy Trader yung pinaka main na name natin dito. Okay? So tingnan muna natin yung pinaka summary ng index. So halos lahat pumitik yung galaw. Service sector yung pinakamalakas, nag-up po siya ng 2.11%. Si property is 1.77%, and then industrial is 0.5%. So mahina sa mining, nag-drop si SEC kanina, at saka dito sa finance natin, negative 0.14%. So yun nga, gayon sabi ko sa inyo, hindi ko makita kung ilan yung talaga net buying natin kasi ang laki ng rebalancing na nangyari sa market. Nagkaroon siya ng net foreign buy na 6.06 billion. So hindi naman siguro yan ano, net buy sa mga stocks natin kasi karamihan pa rin naman is mahina po yung kanilang galawan. Okay? So FCG, so ano ba nangyari dito kay FCG natin? Nag-up dito sa inyo. So nag-up siya ng 2.78%, wala sa trending stocks natin. Figaro sold a total of 170 million worth of voting preferred shares to its parent company, Camerton Incorporated. So, umakyat siya. So, ibig sabihin gusto niya yung ginawa ni Figaro natin. Okay? Jollibee Foods Corporation, nag-declare po siya ng regular cash dividend sa preferred shares. Usong-uso yung mga preferred shares ngayon. Ha? Si Meg, yung kanyang Embrit, ang lakas ng galaw ni Embrit. So, allots 350 billion for acceleration of his township development in the next 5 years. So, congrats doon sa mga Embrit holders. Suddenly, nag-spike yung kanyang ano, ha? Yung kanyang pinakagalaw. Meg, may exceed pre-pandemic level earnings 2023 on robust demand. So, malakas ang properties. Tapos, natuwa si ano, Investo. So, nagkaroon siya recap. Nag-up na tayo ng 0.73%. AC, ano ba nangyari dito? Wala siyang nakalagay niya sa summary. ASN, ayan. So, ayaw ng mga investors. Lumalabas siya kasi medyo malakas yung net foreign sell niya. 60 megawatt solar plant is set to be completed by the end of 2023 as it aims to reduce CO2 emission by 58.3 metric tons naman. So magkakaroon siya ng bagong planta sa Pangasinan. So 2 billion worth. Ayan. So laki naman ng space na ano, kakainin niya. So maganda dito sa Pangasinan kasi mainit dito pag, ano, pag summer talaga. The 405 million shall be paid in cash. Ano ba to? RYM Business Management Ownership will be reduced from 66 to 54.2%. Ayan. Supreme details issue once at 2.7 pesos per share. Mag-issue siya ng 125 million common shares to Angel Mapper Properties. Laki, 14.7% of Prime. And 25 million shares to Cymac Holdings, 2.94% of the unissued common shares of Prime at 2.7 pesos per share. So 2.97 premium based on 30-day volume weighted average price. Ayan. So parang halos pares naman pala doon sa current price ni ano ni Prime natin. Doon sa kanya 30-day, ah. Hindi ko alam kung mataas ba tong 2.7 sa current price ngayon ni Prime naman natin. Ayala Land continue sustainability journey. FCG prepares prepared shares issue once. So CNPF widen admit by Albertsons higher April remittance. Okay, US shares up. So up ba siya? Mamaya tigata yung pinaka-summary niya. Namumuro na Senate to probe Cebu Pacific flight cancellations offloading. Ayan. So titingnan nila. Dami na siguro nagreklamo dito kay ano, Cebu Pacific natin. Investors linked to SunTrust, the developer of casino scheme in the Philippines, will have to inject additional laki yan, 19.37 billion cash equity into the project as part of conditions. Dito kay may trade. So April remittances inch up to 2.49 billion. ASN subscribes to solar energy. Figaro set to raise 170 billion from preferred shares. Tapos si Baybat natin earmarks 21 billion to develop renewables, puro renewable ngayon yung galawan. Tapos sa EDC, makes change in senior leadership, power spot market prices slightly lower this month. Okay? So Globe, mobile payment RMG gas ICE expansion in Middle East. Ano pa ba? Pure Gold. So BIR discovers
untaxed beverage product sold in SNR. So ito siguro yung drop niya na malaki kahap na isang araw, di ba, o kahapon, nag-drop to ng 5% sa last na review natin. ASN, so not so good yung sentiment. AGI, extend share buyback. Ano pa ba mga bago dito? Quick takes, Cebu Pacific under microscope. Okay, okay pala yung ano, US market natin kagabi. So, nung isang araw pala yung nag-drop siya, so malakas pa rin siya kahapon. Ayan, congrats sa mga investors sa US market. Tiba-tiba ngayon kasi dumidiretso yung galawan dito naman sa kanila. So, hopefully, sumabay na rin yung Philippine market natin. Tapos, yung mga nakikita natin na drop, hopefully, mga shakeout lang dito sa market natin. Okay? So, ito yung mga galawan kahapon, mga stocks natin. Cebu, okay, Max, President to retire, BPI stock dividends gets SEC approval. So may upcoming na stock dividends pala kay BPI. Ano yung blog post natin sa kanya kahapon naman. Okay, so yun lang yung mga na-repost natin for today. Ayan, so guys, paki-check yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guide sa trading, or yun lang, gusto mong sumali sa mga sa trading community natin, pwede mo pong i-check yung Patreon channel naman natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan ng market natin. So, at then, o the close, no? O bago mag-pre-close, hinatak yung index natin. So, nag-up siya bigla. Hopefully, bargain buying yung nakita natin na 6 billion dito, or kung meron man isang stock na nagkaroon ng black sale. So, medyo malaki kasi yan, 6 billion. So, siguro naman kahit papano, merong net foreign buy dyan kasi pumitik majority ng ating stock. So, JT Cap, mahina pa rin, 3.87. ASN, so ito yung humahatak sa mga, siguro kung hindi nag-drop tong dalawa na to, mas mataas pa yung index. So nag-drop siya 3.28, at saka CEC 3.15. So dito sa mga gainers natin, nauna si Aboites natin, 5.41%. ICT, 3.86%. Si Monde, 3.37%. At saka si SMPH natin, 2.56%. Ayan. So, ang dami pong ano, nag-bounce pala dito na ano, mga blue chip stocks po natin. So, pinakapanalo services sector gawa ni ICT, di ba? At saka ni Aboites Equity Ventures naman natin. Okay? So, pero 20% lang yung foreign, no? Tapos 80% local. So, mas marami pala yung ano, local na bumili dito po sa market natin. Okay? So, pinaka-winner natin for today's trading, si Bloomberry. So, ilang araw na rin siya nag-drop from the last 2 days na trading. Binawi na siya ngayon. So, nag-up siya ng 8.83%. Pero pinakapanalo sa week, ting ko itong si Emirates. Kasi kahapon up na naman to. Tapos nag-up siya ulit ng 7.43%. So, syempre si Green, 6.98%. Si Ionic, 6.61%. PHR, nag-bounce din, 4.84%. ICT nga, 3.86%. Robinson, nag-bounce na siya, 4.65%. Si Mark, 3.3%. Tapos si Now, 2.84%. Robinson, 2.69%. FCG, 2.78%. Saka si SMPH natin. So, majority ng blue chips. Maganda yung galawan. So, dito sa losers natin, yung iba dito kasi mga penny stocks yan eh. So, JT Cap, 3.87%. ASN, 3.28%. CAC, 3%. All HC, nagda-drop pa rin, 2.26%. SEC at saka si DNL, 2%. Ayan, so medyo marami pa rin yung ano, nag-drop na stocks. So anyway, pinakati naman dito si JT Cap natin sa mga malalaki na companies naman natin. Okay? So yun po yung galawan ng mga buyers at saka sellers. Tingin tayo dito sa chart. Ayan, hopefully okay na yan, ha. Nakailan retest na tayo dito sa 6,400, di ba? Last May or June 1st, so nag-retest na tayo dyan. Tapos June 14, June 15, at saka 16. So tatlong beses siya nag-retest. Hopefully, yan yung bottom natin dito sa 6,400 level. Ayan. So kung tama yung analysis natin na nandito tayo sa sideways channel, so eventually, magre-retest ulit tayo dito sa 6,700 kasi naka-double check na tayo dito. So, gaya nangyari dito, double bottom bago siya mag-retest sa 6,700. So, hopefully ito, double bottom bago mag-retest dito sa 6,700. So, gumanda ng konti yung galaw natin kasi from the past 2 days, meron tayong Dow G at saka bullish
engulfing candle natin. So remains to be seen kasi hindi natin mapansin yung ano, net foreign buy na market. So mas malinaw na siguro by next week na trading natin. Tapos mag-July na naman, di ba? So 15 na, tapos na yung 15 ng June, July, tapos yung ghost month na naman natin. So magtatrap na naman si market pagdating ng ghost month. Okay? So tingnan natin yung ating finance. Nakalimutan kong buksan. So buksan muna natin to para makita natin yung actual na galawan dito sa Bandang US, tapos yung ating crypto. Okay? So dito sa S&P, mukhang okay ulit to. Nasdaq 0.24. So may rally dito sa US. Dow Futures negative 0.03, tapos si S&P natin is 0.06. So kagabi pala malakas dito sa US market. Kaya lang kasi nung last time na okay siya, lalong bumagsak si Philippine market. So buti na lang very good yung Friday na closing naman natin sa kanya. Okay, so dito sa Europe, okay din siya. So makita mo dito sa chart, verde din po yung galaw. Tapos dito sa bandang Asia is majority okay naman. So nag-ano din sila, yung iba na nag-drop from the start ng trading, nag-reverse din siya after na second half ng trading. Pero dito sa mga major indices sa Asia, okay siya. Japan, Hong Kong, China, so Australia is magaganda po yung galawan nila. Okay? So very good. So hopefully maganda rin dito sa crypto. Ayan, medyo bumabawi din siya. 25.4K si Bitcoin. So up siya ngayon ng maliit lang, 2.19%. Si Ethereum, 1,600. And then si BNB, nandito sa 234K. So medyo nag-stabilize ng konti yung galawan naman natin. So balik ulit tayo dito sa chart. Okay. So reviewin natin si Green. Ayan. So finally, congrats doon sa mga nag-ipon sa kanya. Nagkaroon na rin siya ng very strong na breakout after maka-breakout dito sa 1.3. So di ba, sabi natin, ito yung isang major resistance and then pumunta siya dito sa next na resistance malapit dito sa 1.4. So ilagay na lang natin 1.4. Mukhang may good news dito kay ano, kay Green kasi medyo, pero net sell yata ito. Okay. So malaki yung volume natin. Siguro locals yung ano, sumalo sa kanya. So good. Nag-breakout na siya doon sa trend channel natin. At hopefully meron pa siyang igagalaw by next week na trading natin. So ilang linggo din nag-ipon yung iba bago tuloy yung nagkaroon ng breakout. So buti na lang itong drop natin by Wednesday ito, di ba? Hindi siya tumagos dito sa MA9. So intact yung trend natin sa kanya. And then meron pa siyang konting breakout. So ngayon medyo mas madali sigurong i-breakout yung 1.4 papunta dito sa gap na 1.44. Okay? So congrats sa mga holders. Kung meron pa, di ano, antay lang ng konti. Kung meron pa siyang isang follow-up na verde na galawan. So medyo pabalik na si ano, si Green natin. No? So since January, binawi na niya yung, ano, yung mga losses ng mga holders naman natin dito. Okay? So tingnan natin yung kanyang galaw. Wala akong mabasa na ano good news dito. So maliban na lang sa price action natin. So 6.98% po yung kanyang gain for today. Pero ito lang, meron siyang 16.5 million na net foreign selling. So China Bank, Rihina ang buyer. Tapos May Bank, China Bank po yung ating pinaka-main seller. So anyway, overall picture, very good. Kasi nagkaroon siya ng spike ng volume na sumalo kahit medyo malakas po yung ano net sell natin dito kay Green naman. Okay, 6.98%. Next, ASN. So, saan kaya bottom ni ano ASN natin? So, dumiretso pa rin siya. Tagal na ng ano, drop natin. Halos isang week, nag-drop si ASN natin. Tingnan natin yung gaano kalaki. So, 11% na. Laki na yung drop nitong si ASN. Tapos, hindi pa natin makita yung bottom kasi bearish engulfing candle. Tapos, papalaki pa lang yung volume. So RSI 21 na, medyo malapit na rin siguro. Pero hindi pa natin matansya yung bottom kasi kaka-breakdown dito sa pinag-usapan natin na support kahapon. Akala natin ito yung bottom kasi nag-bounce. Pero ngayon, lalo pa siya binuhusan ng ating mga foreigners. So next na support is, lalim ng next na support ha. Wala pa naman tayong support dito sa pagbagsak niya na to. 4.5 na yung ano eh. So ayoko muna ilagay. Baka naman sobrang bearish tayo dito kay ASEN. Pero ayaw talaga sa kanya ng ano ng mga traders natin. No? Meron ba tayong ano? Hanapan natin ng trading channel.
So grabe pag ano, nabibreak talaga yung support na stocks ayan. So medyo malalim pa yung next, oh. 5 pesos yung sinasabi ng chart natin. Hopefully hindi na tayo umabot dyan. Pero yan yung pinapakita ng chart natin na pinaka next na support ni ASEN. So by the time siguro na umabot siya ng 5, mga RSI ano na yan, 16. So medyo prone na sa bounce, hopefully ha. Kasi hindi pa natin makita as of now kung kailan magbabounce yung price action natin. Wala kasi yung Dow G, tapos wala ding bullish engulfing candle. So medyo mahina pa rin. So malakas yung bagsak ni ASEAN kahit na meron siya mga good news kasi yung foreigners, malakas yung drop. So nag-drop tayo 3.28% and then andito siya, oh, minus 105 million. So merong lumalabas yan, si UBS. UBS siguro to, at saka si Mandarin. So CITIC, ABCAPSEC yung buyer and then UBS yung ating pinaka main seller. So lalagay ko muna dyan. Bearish muna yung sentiment natin kasi wala tayong makita na positive catalyst para kay ASN na especially yung ating foreign buying wala sa kanya. Okay? So tease muna yung mga holders natin dyan. Alter, so papunta na siya doon sa previous na pinag-uusapan natin. So ito 1.1. So mukhang hopefully meron. Pero wala siyang volume, no? Medyo mahina yung volume niya ngayon. So anyway, price action pa rin naman. So good vibes yung mga holders natin dito kasi nag-up siya ulit ng more than 3%. So tingnan natin yung price. Ayan, sakto 3%. Call FMS ang buyer, call Pan Asia yung seller. Tapos wala tayong foreigners, no? Wala akong makita na ano foreigners dito kay Alter natin. Okay? So ganyan lang muna yung analysis natin sa kanya. Medyo bullish kasi lumampas sa RSI 50. Yung volume niya lang mahina pero malay mo, i-retouch niya yung 1.1 bago siya mag-retest ulit malapit dito sa MA9 na pinaka-support. Maganda nga siya, eh, nagkaroon siya ng flag, dalawang candle na pang-flag formation para dito kay Alter natin. Okay? So nakatulong yung ano, pag-buyback ng shares ni chairman. Medyo malaki din kasi yung binili niya, di ba? 44 million yung napag-usapan natin sa last na review dito kay Alter naman. Okay? So yun lang muna yung balita natin kay Alter. Next, si Ionix. Meron pa, buhay pa si Ion. Nagbabounce pa rin siya. So up siya ngayon. Medyo malit lang yung volume. Okay, wala siya masyadong volume, no? Pero nag-up siya eh. Okay, good vibes. Tapos bumalik siya dito sa ano, malapit dito sa previous na resistance natin dito sa 1.35. So parang gusto niya i-retest yan, ha. Tingnan natin, hopefully hindi siya trap. Nag-bounce naman siya. Ina-expect ko nung nakaraan dito sa MA20. Pero ito na ngayon yung channel natin. Ayan. So kailangan natin ng volume. Kailangan makita natin ng volume para mabasag natin yung 1.35. Kundi medyo mauntog siya ulit dito pag medyo mahina pa rin yung volume natin sa kanya. Okay? So anyway, good vibes pa rin kasi nga nag-up siya ng mataas for today. So very good, nag-up siya ng 6.61%. 8,000 net foreign buy. StratiQ ang buyer at saka siya din yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So siya yung pinaka-jockey. Next, MRC. So ang nababasa ko lang sa kanya, yung parang kay PTT yata yun na yung mga satellite. So medyo umarakada siya kanina pero naudlot. So nauntog siya dito. So hindi naman ganun kalaki yung galaw natin nung umaga. Meron ba tayong channel? Saglit, drawing natin. Okay. Meron siyang breakout pero ba't kaya bearish yung ano, yung candle natin? So hirap tuloy mag-decide kung ano, breakout na ba talaga yan. Pero meron siyang volume. From the past 3 days, ayan, oh, malalaki yung volume niya dito. So merong pumipitik sa kanya kahit papano. So kung good vibes yung galaw niya by next week, so eto, lagyan na lang muna natin dito sa 0.25 or saan ba yung drawing natin dito? 0.25 at saka to. So meron tayong sideways channel para kay MRC. Pero good din kahit papano kasi nag-RSI 51 yung galaw naman natin sa kanya. Ingat yung price. Up siya 0.88%, minus 22K. Caulfield stock ang buyer, Abacus call yung ating pinaka-seller. And then finally, si Megawide, hindi ko alam bakit, may dividends ba ulit? Pinag-usapan siya eh. Ayan. So bakit kaya trending si ano, Megawide? Wala naman ako nabasa sa kanya. Siguro padating na yung ano, malapit na ba yung payment date?
So normally kasi pag dumadating yung payment date, saka nag-i-start na mag-reverse yung direction ng stocks. Pamali mo, meron ulit special dividend si ano, Mega Wipe natin. So anyway, based dito sa galaw niya, wala pa rin naman. So lagyan ko na lang muna dito sa 3.4. Maganda lang dito kay Mega Wipe, hindi kagaya ni, di ba si SCC na bigay last time ng dividends, pero nagbi-breakdown yung price. Itong si Mega Wipe, marami siyang dividends na binigay, pero nag-stay tayo dito sa 3 pesos. So mas maganda siya ng konti as compared kay SCC naman natin. Okay? So based sa kanyang price action, maliit lang to, di ba? Nag-drop rin siya. Negative 0.31%. Wala tayong foreigners, FMS, Maybank, Ambayer, and then SB Equities Call yung ating pinakami seller man. Okay? So yun lang muna yung ating review. So baka next week pa natin maramdaman yung good vibes na galaw po ng market. So very good kahit pa paano yung nakita natin na meron siyang double confirmation dito sa 6,400 tapos di ba maganda pa rin naman yung galaw dun sa US market. Hopefully, yun na yung time para sumabay yung market natin para dito sa sideways na channel natin. Kasi eventually, magbabounce din siya. Gagalaw din yung mga stocks natin kahit pa paano. Kasi hindi naman nabubroke yung 6,400 levels natin. Okay? So yun na lang yung ano, pampagood vibes natin over the weekends naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys, ako sa manang guide. Crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung mga articles natin, Money Earners. Tapos yung Twitter, ingat kayo dun sa ano ha. Pakita ko lang ha, nandito yata yun. Ayan, so may nag-notify sa atin kanina. So ito yung nakalagay sa kanya, PAIABOY Trader. Ayan, so ginaya pati yung ano natin. Meron din siyang followers. Tapos lahat ng mga nakalagay dito, ginaya din niya. So siguro nang ano lang, nang i-scam lang si kuya. So yung kung sino man yung gumawa nun, ingat na lang po kayo. Normally mga ano, mga foreigners naman yung mahilig gumawa ng mga ganun. Tapos magme-message. So, ingat na lang po kayo. Okay? So, ito po yung official na Twitter natin. Patreon channel, follow mo na lang ako dito or kung gusto mo ng guide sa Philippine market, check mo na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.